nagsiselos kina Johnny at Jenny. May tiwala ako kay Johnny. At may tiwala din ako kay Jenny. Jenny, hindi natin lokohin ang mga sarili natin. Hindi naman siya ang nasa puso mo. Johnny! Daddy? Mami! Oh my God! Lagi kong iniisip ko anong nanlagay na. God, Johnny, ano itong ginawa ko? Anong kurso kinuha mo? Hindi po kasi kaya ni Ina eh. Bakit natin siya iniwan? Warin mo ko, anak! Paano ko nagawang paghiwalay ng mami mo at ni Jenny? Nasaan kaya sila? Nakausap ko si Shirley kagabi. Dumating na raw yung parents nila. Bakit nandito si Jenny? Shirley, sandali! Bitawan mo na ako! Shirley, ano ba? Isa kang peste! Ayop na, Jenny! Ayop na! Gusto ko lang kayong kausapin tungkol sa isang bagay. Ano yun? Si Jen, nagkita na ulit sila ni Mami. Si Catherine. Ayan niyo, tita. Pag-aaralan kong lutuin ang lahat ng paboritong butay ni Jenny. Para pag kinasal kami, mapapakain ko siya ng masasarap na pagkain tulad nito mga to. Yan ba talaga kaseryosong relasyon ninyo? Kasala na naririnig ko. Saan pa ko ba pupunta tong relasyon na to? Kailangan mauna muna si Johnny at si Yumi. Hindi kami magpapakasal ni Jenny. Hanggang hindi nauna si Johnny tsaka si Yumi. Tsaka mamamanhikan mo ako sa inyo bago kami magpakasal. Naku, dapat lang. Dahil hindi ako papayag na hindi kayo mamanhikan. Hindi naman eh kung okay lang kay Jenny. Okay, Susie. Din ang pangarap natin, ano? Makita malalaki na ang mga bata. Tapos meron na silang mga minamahal sa buhay. You know, this calls for a toast. Para sa nalalapit na kasal ni Johnny at ni Yumi, at para kay Jenny at Andrew din, sana'y magpatuloy ang maganda nilang relasyon bilang magkasintahan. Cheers. 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 Masaya ka ba talaga kay Andrew? Oo naman. Sisinungaling ka. Alam ko hindi ka nagsasabi na totoo. Jenny, huwag na natin lukuhin ang mga sarili natin. Alam ko nahihirapan ka. Hanggat hindi natin inaamin. Kung ang nararamdaman natin, lahat ng tao sa paligid natin may hihirapan. Oh, Johnny, ganda, Yumi, kayo naman dalawa. Mm. Oh, kayo naman. Kayo naman. Sige. Okay. Okay. One, two. Yes. Okay. Ang saya-saya ko talaga at kasama ka namin ngayon. Ready? Buo na uli pamilya natin. One, two. Ang tagal kong nagsikap, makuha ang loob ni na mommy at daddy. Ang tagal kong pinaghirapan na maging parte ng pamilya nila at palitan si Jenny sa buhay nila. Tapos ngayon, mababali, wala lang lahat ng yun dahil nagkita muli sila at hindi ako papayag. Shirley, anak. Mahirap po tuloy ng isang bagay na nakagising. Kung nagawa natin, bakit hindi sila? Ikaw lang naman ang lumimot eh. Pero ikaw, hindi ka nawala sa isip ko. Anak pa rin ang turing ko sa'yo. Kung ganon, pagsabihan niyo si Jenny, alang-alang sa akin, pagsabihan niyo siya na iwasan niya ang pamilya ko. Tigilan na niya ang pagpapanggap na anak siya ni mommy at daddy dahil hindi sila magkadugo. Kayo ang mag-ina at kayo ang dapat magsama. Pinabibigay ni Mami para daw may remembrance ka. Yung mga
pictures natin. Pictures mo. Ginawa kita ng kopya. Salamat. Jenny, gusto ko rin mag-sorry sa'yo. Mag-sorry saan? Sa mga nasabi ko the other night. Tungkol sa relationship niya ni Andrew. Hindi ko dapat ginawa yun. Wala akong karapatan. Ayoko namang guluhin ka. Hindi ko gustong guluhin ko kayo. Gusto ko lang maging masaya ka. Gusto ko lang maging masaya kayo. Always remember that no matter what, I will always be your brother. Gusto ko lang maging masaya ka. Promise me that. Paano kung hindi ko na magawang kalimutan ka? Pinipilit kong ibalik sa ibang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi ko maloko ang sarili ko. Ikaw pa rin ang laging nasa isip ko. Sa tuwing nakikita at nakakasama kita, ang saya-saya ko. Natatakot ako na ganito kita kamahal. Siguro hindi mo na malalaman to. At siguro, hindi talaga tayo nilaan para sa isa't isa. Nay? 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 Oh. Nay, naligaw ka. Nay, may lagnat po kayo ah. Wala yan, trangkaso lang yan. Kaya ko sarili ko. Kaya mo ba? Kaya. Okay ka lang ba? Ah. Ayos lang. Pare, sorry ah. Sorry saan? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Pare, sa totoo lang hanga ako sa'yo. Hanga ako sa nagawa mo kay Jenny. Kasi pare, napagdudahan kita eh. Akala ko, natratuhin mo si Jenny ng parang kung paano mo rin trinato lahat ng naging babae mo. But then you proved me wrong. Mahal mo nga talaga siya. Mahal na mahal. Sana huwag magbago yun, pare. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ako magbabago kay Jenny. Salamat, pare. Thank you. Cheers to that. Cheers to that. Sabi naman sa'yo, ayos lang ako eh. Nahayaan niyo na po ako para bumaba po yung lagnat niyo. Nay, ba't may sugat po kayo? Oh, pati ba naman yan? Pakikialaman mo pa? Eh, Nay, mamaya ma-infection po yan. Gagamutin ko po yan. Sugat lang yan. Sa balat lang yan. Malayo yan sa bituka. Malayo yan sa puso. Balita ako, nagkita daw kayo ng nanay-nanayan mo. Hindi ko pa babanggitin, di mo sasabihin sa akin. Bakit? Ano ba akala mo, Jenny? Masasaktan ako? Hindi naman po sa ganun, Nay. Ano na pag-usapan nyo? Babawihin ka na ba nila sa akin? Eh, di ba yun naman ang gusto mo? Yung bumalik ka sa kanila? Nagsisisi ka kasing dito ka sa akin lumaki.
Hindi ko maibigay sa'yo lahat ng dapat na naranasan mo. Na hindi naman po naging madali yung buhay natin eh. Tsaka na wala po akong pinagsisisihan. Nandito ako kasi gusto ko. Tsaka na ikaw yung totoong nanay. Tsaka na mahal na mahal kita. Kaya gustong-gusto ni Catherine eh. Madrama ka. Dito sa akin di ubra yan. Gano'n mo na ba kakilala si Jenny? Kilala-kilala ko na siya nung maigi, pero siyempre, hindi pa rin kasing kilala kagaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Dahil naalala ko lang kasi, si Jenny kasi, kaya pag nagagalit, malalaman mo yun eh. Kasi tatahimik na lang bigla yun eh. Pag masaya naman siya, alam mo rin. Kasi bigla na lang siya magkakakanta na parang bata. Narinig mo ba yan? Sure, narinig mo na yun, di ba? Ate, halimbawa, pag-toothbrush. Ang tagal mag-toothbrush yan. Siguro mga 30 minutes sa banyo. Siguro feeling niya, siguro may tartar yung ngipin niya, hindi ko alam, parang ganun. Tapos, kaya mahilig mag-toothbrush yan kasi nagkakape rin yan eh. So pag nagkakape siya, gusto niya dalawang kutsara lang ng asukal. Pag lumpas na ng dalawa, ayaw na niya, hindi na niya inumin yan. Ayun talaga si Jen. Nagkakape na nga siya, pero antukin pa rin. Ano si Jenny, makamasa yan eh. Alam mo bakit? Bakit? Masandal tulog. Corny. Ayan si Jenny. Si Jenny ang pinakamabait na taong nakilala ko. Si Jenny, simple. Mapagmahal. Alam mo na talaga ang pagkatao ni Jenny, no? At alam ko rin kung ano ang makakabuti sa kanya. Kaya ito, etong nararapat. Ito ang makakabuti sa kanya. Kayong dalawa. Kayong dalawa magkasama. Yun ang dapat. Thanks, pare. Kaya mo ba? Kaya pa. Yeah. Eh, wala na eh. Oo. Kukuha ba ako dun? Okay. Ha? Diyan ka lang. Sige. Okay? Nay, saan mo kayo pupunta? Walang ako ng tubig. Ako na po. Salamat. Sige, magpahinga ka na sa kwarto mo. Hindi po, Nay. Gusto ko, nandito po ako sa tabi niyo. Babantayan ko po kayo. Eh, pare, nasabi ko na ba sa'yo? Si Jenny mahilig magpunta ng beach yan. Kung may problema, maharap siya sa tubig. Tapos parang itatapon niya yung problema niya, iniisip niya. Para sabay aagusin ng tubig yung problema at mawawala. Hindi. Si Jenny ba yun o ikaw? Alam mo kayo, ikaw yung mahilig sa beach eh. Oo nga, no? Baka nahawa na lang siguro sa akin. Siguro nga. Isa ka pang kailangan malaman. Ano yan? Pag nagbabato-batopi kami, parating talo yan. Kasi parating inuuna niya yung gunting. Eh siyempre, alam ko na kung ano yung panglaban ko sa kanya. Kaya, yun. Siya si Engot. Parating Engot tawag sa kanya. Alam mo, pare, minsan lang talaga ako maingit sa isang tao. Alam mo, kaya ingit na ingit ako sa'yo, pare. Sa akin? Oo.
Napakaswerte mo kay Jenny. Kaya pare, huwag na mo siya pababayaan, ha? Hindi, hindi, Johnny. Nangangako ako sa'yo. Aalagaan ko siya at mamahalin. Dahil sigurado na ako na siya talaga yung babae para sa akin. Handang-handa na ako. Gusto ko na siyang pakasalan. Matagal ko nang balak na iyain siyang pakasal. Dahil sigurado na ako na siya talaga yung gusto ko eh. Nag-aantay lang ako ng tamang panahon, ng tamang paraan, para maging napaka-romantic yung magiging proposal ko sa kanya. Ano sa tingin mo? Nag-iisip ako eh. Ano ang magandang paraan para mapasaya ko si Jenny kapag nag-propose na ako sa kanya? Bakit di ka na nakakibo dyan? Hindi, hindi. Iniisip ko lang. Di ba? Di ba parang masyado naman yata mong mabilis? Di ba parang dapat mas kilalanan niyo muna isa't isa? Di ba? Hindi, pare. Ayoko nang pawalan si Jenny. Oo nga, di. Doon ako, pero... Eh, hindi mo pa nga napakilala sa mami mo, di ba? Mabinat pa po kayo. Huwag mo na akong pakialaman dito, maayos na pakiramdam ko. Ikaw ang magmadaling kumilos. May trabaho ka pa, baka mahuli ka. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dadalawin ko po kayo madalas. Di mo naman kailangan mga ako. Di naman ako maasa. O bago ka umalis, huwag mo kalimutang dalhin yung supot sa mesa. Eh, Nay, kanina po ba to? Para sa'yo, baon mo. Na ginawa niyo to para sa akin? Kesa mapanis yan dito, baunin mo na lang. Salamat, Nay. Hindi, sir. Ayos lang po. Ako na pong bahala dyan. Pasensya na po kayo. Sorry. Oh. Punasan yung maigi yan, ha? Opo, ma'am. Morning, ma'am. Naman nun? Kakaloka. Ikaw naman, wag mo nang pansinin. Maliit na bagay lang yun. Ay, naku. Sabihin mo, yung mga mayayaman niya, matapobre talaga yung mga kalam ko sino sila. O, kita mo na. Dahil lang sa simpleng bagay, nawala ka na sa mood. Teka nga. Ba't kanina ka pa nakangiti? Happy mood ka eh. Hindi ka ganyan eh. Ano nangyari sa'yo, ha? Hindi, kasi... Pwede naman talaga tayong maging masaya kung gugustuhin natin eh. Mm. Tsaka, alam mo ba yung katunay ng ligaya kung nasaan? Oh, saan? Nandyan sa puso. Dito? Tama ka dyan. Happiness is a choice, kaya let's all be happy na lang. Pak! Halika na. Sige nga, kaya mo ba? I've seen a lot of faces kanina. Do we have a lot of new employees? Yes, ma'am. Don't worry, Mrs. Tantoco. I have arranged an event para maipakilala sa inyo lahat ng bago namin empleyado. Oh, no need for that. You know, kailangan ko makita si Andrew. Nasaan siya? Oh, I was just about to call you. Where are you? Nasiraan ako, ma'y. Pinapaayos ko yung sasakyan ko. Paminsan-minsan lang ako pumunta dito sa resort, tapos wala ka pa dito. Wait, nandiyan ka sa resort? Yes, kanina pa, pero paalis na ako. Ah, sandali ma, huwag ka muna umalis.
I need to talk to you. Bakit? May problema ba ang resort na hindi ko alam? Hindi to tungkol sa resort. Mas mahalaga pa doon. May gusto sana akong ipakilala sa iyo eh. A girl? Yes. Ha. Mukhang seryoso to, ha? Do I know her? Basta ma, magkita na lang tayo mamaya. Nag-arrange ako ng special dinner for the three of us. I'm leaving very early tomorrow morning. Sige, maybe I can cancel my flight. If this is, talagang importante sa'yo, sige, I will see you there later. Good, okay, see you. Alam mo, natutuwa ako at ikaw naman ang unang tumawag sa akin ngayon. Kasi lagi naman ako ang unang tumatawag sa'yo eh. Pero okay lang, nakasanayan ko na rin. Yumi, alam ko naging unfair ako sa'yo ng mga nakaraang araw. Gusto kong umawi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? I wanna make it up to you. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan hingiin sa akin yan eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Basta ako, I promise this time. I promise that I will try my best to make it happen. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Thank you so much. Thank you for finally realizing how much I love you. Tara, celebrate tayo. Ngayon? Ngayon! Sige, may pasok ako sa university. E di, tawagin natin sila. Magpaalam ka. Totoo, di ba, ngayon lang tayo mag-date ulit na tayong dalawa lang? Okay. Talaga? Okay. Tara! Ano ipapakilala mo ko sa mama mo? It's about time, Jenny. Nakilala na ako ng inay mo. Siguro naman panahon na para makilala mo na rin nag-iisa kong pamilya. Eh, sa tingin mo ba ito yung tamang pagkakataon para makilala niya ako? Bakit naman hindi? Kinakabahan kasi ako eh. Jenny, I assure you, wala kang dapat ipag-alala. Ano man ang maging opinion niya tungkol sa relasyon natin, wala siyang magagawa para pigilan ko yung nararamdaman ko para sa'yo. Eh, ikaw naman, di mo man lang sinabi, hindi man lang ako nakapag-ayos. Sino mo, oh. Problema ba yun? Tara, tara. Andali ah. May trabaho pa ako eh. Saan tayo pupunta? Paghahanda natin yung pagkikita niyo ni Mama. Yeah. Kwentuhan mo nga ako, kasi alam mo kanina, tumawag, ano? Tapos sabi, papakilala daw sa akin, girl. I hope it's you. I'm sorry, tita, pero hindi pa ako yung girlfriend ng anak niya. Teka, nakilala mo na ba yung mami niya? Oo naman. Mabait yun. Tito Jackie. Sigurado ako, magugustuhan ka niya. Ani? As in? Alalay, muchacha, katulong, kriyada, ano pang words ang gusto niyo, tita? Believe me, tita. In love na nga si Andrew sa babaeng te. Masaya ako para sa inyo. Sana masaya ka. Jenny, nalilito ako. Ano bang sinasabi ng puso mo? And kapag hindi kayo gumawa ng paraan, he might end up marrying this girl. Andrew! Ma! Hindi ako makakapayag na lulukohin nila ang anak ko. Isang maid. Huh! No. Humanday ang babaeng yan sa akin. So